Makinigan, patuloy po natin tinututukan ang kaso ni Rosita Perez, na dating kolektor sa St. Peter Life Plan, Bicuran Branch. Noong Pebrero pa siya umalis sa naturang kumpanya, ang kanyang pagkakaroon ng kaalitan sa kanyang kasamahan na humahadlang sa pag-i-issue sa kanya ng clearance at ng Certificate of Employment. Kaya naman hindi makakuha ng matinong trabaho ito si Aling Rosita. Pero batid nga ba ang alitang ito? At para matulungan si Aling Rosita, makakausap natin sa linya ng telepono si Director Nikon Famironag ng Department of Labor and Employment. Sir, magandang hapon po sa inyo. Onin, magandang hapon at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Sir, salamat po. Nagpaunla ko kayo kahit na alam po namin yung holiday. Ano po? At bibigyan action lang po natin sana itong ilang mga nilapit po sa atin. Una sa lahat, sir, makatwiran ba ang sinabi ng St. Peter na dahil sa simbing alitan ay hindi na siya talaga bibigyan ng clearance? Alam mo yung meron ng mga decided cases onin ano, tungkol sa mga kumpanya na ayaw mag-issue ng clearance at saka mga certificate of employment sa mga kawani o mga empleyado o mga manggagawa na nangangailangan ito. Yan ay decided na cases na yan at ang sinasabi, kung hindi tayo nagkakamali, obligado ang isang kumpanya na bigyan ng clearance kahit yan ay ano pa man ang nangyari. Obligado ang isang kumpanya na bigyan ng clearance, bigyan ng Certificate of Employment ang isang kawani na umaalis sa isang kumpanya. Mm-hmm. So, kumaga sir, hindi pwedeng basta na lamang ibinbin or ipagpaliban yung pagkapalabas? Hindi, may kaukulang kaparusan ng isang sino man na lumalabag sa provision ng labor code ukol sa bagay na ito. Mm-hmm. Ano sir yung palugit sir na pwede ibigay sa naturang kumpanya para mag-issue sir ng Certificate of Employment? Wala namang sinasabing dapat ay ganitong araw o ganitong palugit. Mm-hmm. Pero kinakailangan pag umalis ang isang tao at nag-demand ibigay o humingi ng Certificate of Employment sa isang kumpanya, dapat ibigay ng kumpanya. Mm-hmm. Kahit ang paghiwalay nila ay hindi masaya. Opo. So ibig sabihin sir, itong si Aling Rosita, may habol po sa natin pinagtatrabaho ang St. Peter Life Plan. Hinihiling ko kay Aling Rosita na kung maaari pumunta siya sa pinakamalapit na Department of Labor and Department of Labor and Employment Field Office. Mayroon kami mga field offices sa Metro Manila, Pasig, sa Quezon City, sa Valenzuela, dito sa Maynila, sa Pateros, sa Las Piñas. O kaya dito mismo sa amin, sa Department of Labor sa Intramuros, at nang matawagan natin ang pansin, ang kanyang kumpanya, na ibinibindin yung kanyang Certificate of Employment. Opo. Ngayon, sir, kung susumain, sir, na 2010 pa nagsimula magtrabaho si Aling Rosita sa St. Peter's Life, at mula sa dating sales agent, naging collector po siya. Sa tingin po ninyo, meron po ba siyang, if in case, beneficyo makakuha mula sa kanyang kumpanya? Na separation pay. Mm-hmm. Kung siya, regular na siya sa haba ng panahon kanyang ipinaglingkod doon. Uh-huh. At kung ang pag-alis niya sa kanyang kumpanya ay for cause, no? May mga kadahilanan na ini-enumerate, inililista ang ating labor code kung paanong mababayaran ang separation pay. Mm-hmm. Ng isang empleyado na umaalis sa kumpanya. So, sa tingin natin, bagaman hindi ko pa nakukuha yung detalye ng pagiging empleyado ni Aling Rosita, meron siyang kaukulang separation pay na dapat ibibigay sa kanya, lalo na kung ang kadahilanan ng kanyang pag-alis ay retrenchment, yung closure or cessation of operation, yung pagtigil ng operation ng isang kumpanya. Uh-huh. O kaya ay kung ang isang empleyado ay nagkaroon siya ng isang sakit na hindi magagamot sa loob ng 6 na buwan. Uh-huh. At siya ay terminate, kailangan siyang bayaran ng separation pay at ang separation pay na kanyang matatanggap ay katumbas ng isang nakalahating buwang sweldo. Opo. Sa kada taon niyang ipinaglingkod sa kumpanya. All right. Okay, sir. Malinaw po yun at kailangan lang po gawin ni Aling Rosita if in case magtungo po sa pinakamalapit na doon office or dyan na po sa inyo mismo. Onin, kasi kailangan malaman namin kung mayroong basihan yung pagkakatanggal sa kanya. Opo. Kung may proper notice, kung may basihan yung hindi pagbayad sa kanya. At kung pati yung computation ay mabibigay na natin sa kanya kapag siya nagsadya sa Department of Labor.
Opo. Director sir, isa po sa lumapit sa atin si Jose Magtira. Ano po? Kaso naman ng nagsarang planta ang kanyang problema. Narito po sir ang kanyang kwento. August 12, 2011, nang magsara ang Genuino Ice Plant sa Navotas Fishport Complex, kung saan nagtatrabaho noon bilang isang dispatcher si Jose Magtira. Marso ngayong taon, makalipas ang halos isang taon, ay nagbayaran na ng back pay sa mga na-layoff na manggagawa ng nagsarang planta. Nang mabalitaan ito ni Jose na nasa probinsya ng panahong iyon, ay agad siyang lumuwas sa Maynila para asikasuhin at makuha rin ang kanyang back pay. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap ang nasabing halaga. Lumapit po ako sa responde dahil sa hanggang ngayon kasi hindi ako nababayaran pa ng dati kong kumpanya na Genuino Ice Plant. Nagsara yung planta pero yung existing pa rin yung company. Samantalang lahat yung kasama ko sa Cubao, sa Sangandaan, sa Navotas 7, sa Navotas 8 na naisara, lahat sila bayad na. Hanggang pati yung mga extra worker, yung hindi nasasama sa agency, binayaran pa rin nila yun. Samantalang regular ako sa agency, hindi nila ako binayaran hanggang ngayon. Sa tuwing nagpa-follow up daw siya sa kumpanya ay laging subject to approval pa raw ang kanyang request. Masama rin ang loob ni Jose dahil naging mabuti naman daw siyang kawanisan na sabing kumpanya, kaya hindi raw siya dapat na tinatrato ng ganito. Kung ako salbayo o masama, di sana sa in and out ko sa Genuino, dapat din nila ako tinatanggap, di ba? Kaso alam naman nila na capacity ko na nag-uunyon yung ibang tao, ako talagang hindi ako sumasama. Napakalaking abala na aniya sa kanya at sa kanyang pamilya ang delay ng pagbibigay ng kanyang back pay at nahihiya na rin siya sa kanyang mga magulang na tumutulong din sa kanya ngayon. Ang laki dahil nga lumuwas ako, pinangutang ko lang yung pamasahe namin. 4 na buwan na ako naririto Hindi naman libre dito sa Maynila Wala ko pa, extra-extra lang sa magulang ko. Siyempre, sa tanda ko na ba naman ito, pakainin pa nila ako. Hindi naman pwede yun. Kaya ipinaglalaban niya na makuha ang kanyang back pay upang makapagsimula na muli kasama ang kanyang pamilya. Siyempre, sa pangako nila sa amin na bukas, sige ayusin natin bukas, next week. Sa ganun nilang termino, maasa kami. Siyempre, kami naman gusto namin magsimula na rin. Kahit na maliit na babuyan lang o manukan sa halaga na ibibigay nila. Pero sa habaw ng panahon ng paghintay ko, baka yung ibibigay nila, ibabayad ko na lang sa utang yun. Ako, sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Hi, Director. Opo. Hello. Ang habol niya ay back pay, sir. May pagkakataon po ba para mahabol ang kanyang back pay? Gusto ko lang liwanagin onin, baka hindi back pay ang kanyang ano po, sir? Hinahanap, baka ang kanyang kinukuha, ang kanyang separation pay. Separation yung pay dahil... Yung back pay kasi, ay ito yung sweldo kung hindi siya binabayaran ng sweldo sa nakalipas na mga panahon. Mm-hmm. At kung may utos ang isang korte na ibalik siya sa tungkulin, ngunit hindi siya ibinabalik. So habang hindi siya ibinabalik, dumadagdag, lumalaki. Yung babayaran sa kanya ng kumpanya, ang tawag doon ay back pay. Ayun. Mm-hmm. Pero sa kaso ni Mang Jose, sa palagay ko ay meron ditong elemento ng constructive dismissal. Mm-hmm. Hindi niya nabanggit kasi kung paano siya nahiwalay sa serbisyo. Ang binanggit lang niya ay parang nagsara yung ice plant. Okay. Kung nagsara ang ice plant, kung nagsara ang isang kumpanya, kailangan i-report yan sa Department of Labor ng kumpanya kasi mm-hmm. dapat may notice. Nagpapaalam yan sa Department of Labor na ako ay isang kumpanya ng ice plant, ipinapaalam ko sa Department of Labor and Employment mm-hmm. na sa ganitong petsa, kami po'y magsasara dahil kami lugi. Ito po ang bilang ng aming mga empleyado ang aming nahihiwalay sa serbisyo. At ito po ang kanilang trabaho, ito po ang kanilang kaukulang sweldo, ito po ang kanilang nararapat na bayaran ng back pay. Mm-hmm. Then, kung merong ganung proseso na sinunod yung ice plant, kailangan bayaran nila ng separation pay si Mang Jose. Aha. Uh-huh.
At kailangan ding mayroong notice of termination si Mang Jose na sinasabing, oh, bukas Mang Jose ay wala ka ng trabaho. Ito'y kinakailangan 30 days before ay dapat umabot na sa kanya yung termination ng kanyang pagkakahiwalay sa empleyado. Paano pag wala yung mga papeles na yun? Pag hindi sinundan lahat yung proseso na yan ng kumpanya, may pananagutan yung kumpanya, pero kailangan magreklamo si Mang Jose sa Department of Labor and Employment. Ayun. Para mabayaran siya ng kaukulang separation pay, kung mayroong makikita ang Department of Labor and Employment na back pay, makukwenta yun kung magkano, at maididimand natin dun sa kumpanya na bayaran nyo na si Mang Jose sa lalong madaling panahon. Ayun, sir. At masisiguro po natin na ito'y panalagutan ng kanyang kumpanya. Opo. Mm-hmm. All right. Ganun na unin. Opo. Director, mga issue rin po ito ng kabayaran para sa mga manggagawa. Ano po ang problema ng tatlo nating kababayan na lumapit po sa atin? Sila ay sina Roger Seppi, Soledad Lumantay at Joel Acejo. Narito po ang kanilang mga hinaing. Magandang araw po. Ako po si Roger Seppi. Nag-resign po ako sa Spectrum Security Agency noong September 2009. Nangako po ang dati kong employer na tatanggap ako ng halos 10,000 pisong back pay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nila ito binibigay. Sana po ay matulungan ninyo akong makuha ang back pay ko. Maraming salamat po, Responde. Ako po si Soledad Lumantay Gilyaran. 12 taon po akong nagtrabaho sa Elio Philippine Incorporated bilang isang machine operator. Pero nitong August 3 lamang po ay nag-resign na ako sa nasabing kumpanya. Tumanggap po ako ng 12,000 piso bilang back pay. Makatwiran na po ba ang halagang tinanggap ko? Ano-ano pa po ba ang benepisyong dapat kong tanggapin? Maraming salamat po and more power, Responde. Magandang hapon po, Responde. Ako po si Joel Acejo ng San Jose del Monte, Bulacan. Isang taon na po kasi akong pinapasa ng dati kong pinagtatrabuhan na ibibigay nila sa akin ang aking back pay at iba pang benefits na dapat kong tanggapin. Madalas po nila sabihin na for approval na at 90 days na lang ang hinihintay, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po natatanggap ang mga ito. Ako po ay isang janitor at pinag-resign nila dahil magpapalit na raw ng management. Ang pangalan po ng kumpanya ay Top Brass Company, dati pong Academia Teknolohiya Congressional. Sana po ay matulungan ako ng Responde. Salamat po. All right, Director. Tatlong magkakaibang problema nga po, pero sabi nga po pare-pareho lang pagdating sa hiningi po nilang kabayaran sa kanilang mga kumpanya. Tama ho ba? Ano ho bang pwede natin maitulong sa kanila? Unang-una, gusto ko lang sabihin ito para marinig ng mga kumpanyang ganyan ang pagtrato sa kanilang mga manggagawa. Ang filosofiya, ang sinasabi ni Kalihim Linda Baldos, walang karapatang magnegosyo ang sinumang negosyante na hindi kayang magpasweldo ng kahit isang buwang pasweldo sa kanyang manggagawa. Mm-hmm. So kung ikaw ay isang negosyante na talagang hindi mo naman binabalak na magpasweldo ng tama sa iyong manggagawa, ay huwag ka na lang magnegosyo. Yun ang sinasabi namin sa Department of Labor and Employment. Mm-hmm. Kasi kawawa naman yung manggagawa. Sa kaso ng tatlong nagreklamo, alamin nyo na po kaagad sa pamamagitan ng internet magtanong-tanong po kayo sa inyong malapit na lugar sa inyo kung nasaan po ang pinakamalapit na opisina ng Department of Labor and Employment. Opo. Kaagad pong pumunta kayo doon at ikwento po ninyo ang inyong hinaing. At yan po'y a-actionan sa ilalim ng single entry approach mechanism ng Department of Labor and Employment. Dito po, katulad ng sinabi ko kanina, dito sa Metro Manila ay meron tayong mga field offices. Kung kayo po ay nahihirapang hanapin yung address mismo ng field office ng Department of Labor, may mga regional office po kami sa mga Kapitolyo. O kaya sa Public Employment Service Office. Yung Public Employment Service Office ay pwede po ninyong pagtanungan. Mm-hmm. Sa telepono po ay pwede po kayong tumawag sa 527-8000. Yan po ang call center ng Department of Labor and Employment. At itanong po ninyo ang address ng regional office o ng field office na pwede ninyong puntahan pinakamalapit sa inyo. At doon po kayo mag-file ng complaint. At ipaalam po ninyo sa amin sa 527-8000
na kayo nakapag-file na para ma-follow up po natin sa mga regional offices. Ayun. Kasi po, yun pong inyong mga problema, yun po talaga yung mga unpaid salaries at saka mga benefits. Kailangan pong masingil yan doon sa employer. Sabi nga po siya, sabi niyo nga po at sabi ni Director o ni Secretary Rosalina Baldos, walang karapatang magnegosyo ang hindi kaya magbigay ng sweldo. Tama po ba yun? Tama po. Walang, ang ibig sabihin nun ay, walang sino mang self-respecting businessman na magnegosyo ng hindi magpapasweldo ng tama. All right. Sir, basesyon okay. Isa na lamang po ito. Dalawa pa pala. Ito naman po sir, mula sa kabayan natin, mula sa Irigas City, Camarines Sur. Gusto po niya malaman kung tama bang hindi magbayad ng minimum at holiday pay ang isang amo dahil hindi ito naniniwala sa mga holiday, mapa-regular man o mapa-religious man. Kung nakikinig yung ating mga gawa na nagpadala sa iyo ng ganyang reklamo, ay pakisabi na yung ating field office sa Naga City ay nag-i-entertain ng ganyang klase ng mga hinaing at yung kanyang employer na ayaw magbigay ng holiday pay ay baka hindi naiintindihan ang kanyang pananagutan. Ay pwede niyong ireklamo yon para magbayad ng kaukulang holiday pay. Ayun. Pagka-holiday, sir, ibig sabihin double pay, ano po? At ano yun, Onin? Ibig sabihin kasi pag-holiday, sir, pumasok yung isang empleyado, ibig sabihin yan, sir, double pay. Oo, may kaukulang pay rules pagdating sa pagbabayad ng apasweldo sa mga araw ng holiday, pati overtime, pati cola. Kinukwenta yan ng Department of Labor and Employment kung paano binabayaran. At kung yung ating nakikinig ay mayroong access sa internet, yung pagkwenta, yung pag-compute ng kanyang holiday pay ngayong araw na ito, halimbawa ngayong araw ng mga bayani, nasa internet po yan, nasa website po yan ng Department of Labor and Employment. Ayun. Alright, sir. Ang isang ito naman, sir, gusto po ipaalam sa atin na ang kanyang pinapasok ang kumpanyang Brahma Industrial Corporation ay hindi nagbibigay ng pay slip sa kanilang mga empleyado. Paano po ba natin ito masusolusyonan? Ay baka naman ang kanyang pay slip ay nasa ATM na ang kanyang pasweldo. Hindi kaya ATM na ang kanyang pasweldo? Actually, sir, hindi naging malinaw itong kanyang naging pag... Itanong natin, Onin, kung katulad kami, hindi na kami, wala kaming nakukuha ng pay slip. Although yung pay slip na yan, naka-file yan sa HR o kaya sa cashier. Dapat mayroong pay slip. Pero pag yung ATM ang pasweldo mo, siyempre hindi mo na makikita yung payslip mo. Pero pwede bang hingin ito sa management? Pwedeng hingin ito at dapat ibigay ng kumpanya ang payslip ng sino mang manggagawa. Ayun. Para makita kung magkano yung sinusweldo at makita kung magkano yung binabawas. Paano sir kung naka-ATM na ang pagtanggap ng sweldo ng isang company? Pwede pa rin humingi siya ng certification sa kanilang HR o kaya sa kanilang finance para mabigyan siya ng listahan kung paano siya pinasusweldo. Alright. Sir, ito bilang panghuli na po, mula naman sa isa nating call center agent, ang tanong po niya, legal po bang tanggalin sila sa trabaho kapag hindi sila pumasa for 2 consecutive or 3 cumulative months sa performance evaluation nila kahit pa sila tenured at regular employee? Yan, pag sinabing regular employee, pumasa na siya sa lahat ng qualification ng kumpanya. So, meron na bang ibang examen na ibinibigay sa kanya? Performance ba ito? Pasado rin siya maski doon sa performance evaluation. So, tama naman na ini-evaluate ng kumpanya ang performance ng isang empleyado. At kung ikaw nga, kung may policy ng isang kumpanya na nagsasabing okay, sa loob ng 3 sunod o 2 sunod na performance evaluation, hindi ka makapasa, pwede kang i-terminate, yun, masusunod yun kasi kung yun ang patakaran ng kumpanya. Pero yun tatanggalin ka lamang basta, na pero kailangan may pasabi. Kung walang notice, hindi po pwede. Alright. Sir, mensahe niyo po sa mga nakikinig po natin mga manggagawa at marami po nakatutok sa ating ilasin niyo pong pagkakataon. Meron pong website ng Department of Labor and Employment sa lahat ng mga gagawa, nakalagay na po ang question and answer pagdating po sa workers' statutory and monetary benefits. Tama po. Ibig pong sabihin,
Makikita po ninyo sa website ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ang mga tanong na itinanong mo sa akin, Onin, mga pasweldo, karapatan, 13-month pay, holiday pay, lahat. Nandoon po yan sa website ng Department of Labor and Employment. Kung kayo po'y nahihirapang mag-access, pwede po kayong tumawag sa 527-8000 at magtanong po kayo kung saan po kayo makakakuha ng handbook on statutory benefits ng Department of Labor and Employment. All right. Director Nikon Famironag, maraming po salamat sa oras po ninyo. Magandang hapon po. Salamat, Onin, at mabuhay ka. Thank you. Po kayo, sir. Mga kaibigan, si Director Nikon Famironag ng Department of Labor and Employment ang ating pong nakapanayam. Magbabalik pong Responde. Tutok na pa.